Ito ang kilalang San Nicolas Cookies o Panisilo de San Nicolas ng Pampanga. Maihahalin tulad sa mga lahas at bulaklak ang hugis at disenyo nito. Alam niyo ba na noong panahon ng Kastila, dinala ng mga paring Agustino sa Pampanga ang recipe ng San Nicolas? Kaya itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamatandang cookies sa bansa. Ngayon, ang chef at Kapampangan food historian na si Aching Lilan Borromeo ang tagapagtaguyod ng San Nicolas cookies. Kasi yung mga simbahan, mga buildings, ginagamitan nila ng puting itlog as cement. Saan pupunta ngayon yung yolks? Natatapon lang. Kaya nagpadala ng madre yung mga priore para turuan ng mga kababaihan kung paano gagamitin ang excess egg yolks. Ang first lesson nila ay ang Panisilyo de San Nicolas. Ipinangalan ang biskuit na ito kay San Nicolas de Tolentino. Patron saint ito ng mga children, ng mga may sakit, souls in purgatory, ang mga bakers at saka ng kalamidad. Iniuugnay sa buhay ni San Nicolas ang mga cookies nang magpakita sa kanya ang Birheng Maria sa isang paniginip habang siya ay may sakit. Sinabi ng mahal na birhen na kumain siya ng tinapay na isinawsaw sa tubig. At ito ang nagpagaling sa kanya. Kaya may mga naniniwala na nakakapagpagaling ang Panisilo de San Nicolas. Espesyal din ang ginagamit ng mga molde para sa disenyo. Kapamilya, alam niyo ba, kwento ni Aching Lilian na ito daw ang molde na to, 1830 pa. Kung bibilangan natin sa 2030, magto 200 years na. Itong mold na ito ay sa mga bustos sa Masantol. Wow. Yung pinanggalingan mo. Wow! Mula sa molde ng mga bustos. Yan. Alam mo na ngayon. Alam ko na. Alam niyo na. Lahat alam ko na. Alam mga Kastila, ang style nila ganito lang. Kinaganyan lang nila. Tapos ganyan na nila. Tama na. Ayaw ng mga Kapampangan yung gaganyan-ganyan ka lang. Parang pinas-break mo lang. Gusto nila yung talagang mas intricate at maganda. Kaya bawat out of that design, nagawa silang bawat pamilya. It's a labor of love. Bukod sa San Nicolas, alam niyo ba na may isa pang tinapay ang mga Kapampangan na banal din ang pinagmulan? Ito ang Dulce Prenda, na ang ibig sabihin sa Ingles ay sweet treasure. Na-invento nila kasi influence ng Kastila, influence ng Chinese, tapos pinagsama nila at in-offer nila sa Blessed Virgin. Tumaan ang presisyon. Lahat sila dumungaw doon, nag-pray. Narinig nila yung kanta, taken from the Despedida de la Virgen, saying, Adios, Dulce Prenda Dorada. Without understanding kung ano yan, pinangalanan nila yan, Dulce Prenda. Parang hopya ang Dulce Prenda at may palaman itong pundol. Halos mawala na ang tradisyon ng paggawa ng Dulce Prenda matapos pumutok ang bulkan Pinatubo. Naglipat ang mga tao, marami na matay. Wala na, nawala na yan. Pero mabuti, bago nagdating yun, nakapagtanong-tanong na ako sa mga matatanda kung paano ginagawa, hilig ko nga bubuhayin yung mga wala. Kaya ginawa po ulit. So, masasabi niyo pong isa na lang po kayo sa mga natitirang gumagawa nito? Isa, oo. Oh, tama ka, tama ka. Oo, kapamilya, bukod sa masarap, magandang mga kwento at alaala rin ang hatid ng San Nicolas at Dulce Prenda sa mga tumitikim nito. Ito po si Mix Bustos na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na.